Dito ako nagtataka eh, bakit tatagos yung bilan 22-23? Wala tayong option dito para mag-add ng mga bilan na ganun. Isa lang, yung default bilan lang yung active dito. Magandang araw sa lahat ng mga kapiswipay natin dyan. Muli, nandito naman tayo ulit para sa ating panibagong video. In today's video guys, susubukan lang natin itong new features ni FOGR. Yun nga, meron na po siyang sub-window option ngayon. Nandyan pa rin naman yung dati niyang setup, yung master slave. Yun nga lang, nasa version 2 na lang po siya. So, na-curious lang ako guys kasi kung papansin mo sa guide niya, kakaiba po yung setup ng kanyang sub-window. Sa ibang system kasi na natry ko is kapag gagamit ka ng sub-window, dapat magde-declare ka ng bilan dito sa main system niya. Dito sa kanya is iba. Isang bilan lang nandito. Then yung mga subendo niya, gumagamit ng ibang bilan pero dito lang sa mga managed switch or kung anumang bilan capable device, hindi mo siya ilalagay dito. Hindi ba parang magulo konti? Kaya itatry natin yun, paano yun nangyari? So step by step guys, ibabind natin itong mga subendo niya, tingnan natin kung gagana siya. So sa video na to, gumagana na po itong main window natin. Naka-install lang po siya sa Orange Pi, mayroon din siyang coin slot. At gumawa rin ako ng dalawang SSID pa para sa ating mga subendo naman. Yun nga, yung main at saka yung FOGR 2223. Mag-connect tayo dito sa main para malaman natin kung gumagana na ba siya. Ayun, suru nag-redirect naman siya guys. Meaning gumagana na siya. Wala tayong ginalaw na settings dito guys. Pagka flash mo ng image dito ni FOGR, ganong settings lang yung gagamitin natin. Okay, so tara, tingnan natin kung paano nga ba gumana tong sub-window na to. Para hindi tayo mahirapan, good thing meron naman silang guide available, pwede nating i-download. Ay, lalagay ko na lang po dyan sa description, check nyo na lang. So may tatlong guide po dito. Una is kung paano mag-flash doon sa ating ASP8266 ng kanya sub-window image, and then kung paano siya i-configure, and last thing is kung paano siya i-bind. Yun nga, tulad nito, ito yung susubukan nating i-flash ngayon. Hugutin nyo muna siya guys ha, dyan sa kanyang baseboard, and then saksak nyo sa inyong PC or laptop. And make sure lang na mayroon po kayong driver para dito sa mga device na to. CH40 yata to. Makikita nyo naman yan dito sa device manager. Yan, dito sa COM ports. Okay? So, example ito, isasaksak natin. Lalabas po yan dyan automatic. Yan, saksak natin. Yan. So, tutunog po yan. Then, yun. Yan siya, USB serial CH340 pala. COM3. Tandaan nyo po yan, yung COM3. COM port number niya. Kung hindi po yan lalabas, pag saksak nyo nito, kailangan nyo pong i-install yung driver. Don't worry guys, kasi kasama yun doon sa how to guide nila. Meron doon yung driver. Download nyo lang. Again, nasa description natin. Okay, so in my case, yun nga, na-detect naman siya. Then, proceed na tayo doon sa flashing. Una is, need mong i-install yung driver, which is in our case, okay naman na. Then, proceed na tayo dito sa flasher tool. Once na-download niya na yung files, hanapin lang natin yon. So in my case, ito po siya, flasher tool. Then, Win32, Win64. So dito tayo sa 64. Okay, minimize natin. Antayin natin na mag-open. Ayun. So parehang-pareha, oh. Ang pagkakaiba lang is COM port. Then, yun nga, basahin niyo ulit dito yung guide niya. Ako, ginagawa ko is binabasa ko po muna to hanggang sa huli bago ko ine-execute in actual para hindi ako malito. Automatic naman yung port selected. Then punta tayo sa config, and then dito hanapin lang natin yung file sub-window version 1. Then balik tayo dito sa operation, then flash. Ayan, mapapansin nyo po nagbiblink-blink yung ating nodim ko. Ayan o, so nagpa-flash po siya dyan. Antayin lang natin siya na matapos kung anong mangyayari. Dalawa yung ating ifa-flash. Ito yung isa. Again, tanggalin lang natin siya, din isaksak natin siya dito sa ating micro USB. So ayun na nga, tapos na natin siyang i-flash. Pwede na tayong mag-proceed sa next step, which is i-configure na natin to siya para mag-bind na doon sa ating main window. Okay, mapapansin nyo lang guys dito sa guide. Ayan. Dito sa baba. Baka malito lang kayo kasi. Yan o, itong steps na to.
Oh, after flushing, changing SSID, and then kailangan nyo kasing mag-jumper. Yan. So, balik tayo dito. So, need nyong i-jumper itong D5 at saka ground. Good thing naman sa baseboard na to is merong button. No? Instead na mag-ground-ground kayo dyan, pwede nyo itong lagyan ng button. Then, yun yung pindutin nyo na lang. Try na natin siyang i-set up. Lagyan lang natin to ng 12-volt supply. Then, syempre, para sa coin slot lang muna. Or kung meron kayong LED lights or LED frame na RGB, pwede nyo rin yung ilagay dito. Okay, so dito na tayo sa next step. So basahin nyo lang po maigi yung guide. Straightforward naman po siya. Dito lang, kapag malito kayo, yun nga, kailangan natin siyang i-jumper para pumasok siya sa config mode. So i-actual natin siya, guys. Pwede naman yata ito lagyan dito ng button. Kapag may button na kayo, long press nyo lang, then pindutin nyo itong reset. Huwag nyong bitawan yung long press hanggang sa, yun nga, mag-blinking siya dito. Pero wala kasi tayong button. So ang gagawin ko is ito na lang. I-ground natin siya manually. Lagyan muna natin siya ng power dito. Ground at saka D5 yung kailangan natin i-jumper. So mahirap siya. Yan, so nag-blink-blink na siya, guys. Tingnan natin dito sa ating SSID kung meron ng lalabas na ito, itong SSID na to. So bindo XXX something or parang MAC address, oh. Pag meron, ayun. Success yung ating jumper. Pindutin natin to, guys. Then, once connected na tayo, i-open lang natin yung IP na to, 10.0.0.1. Okay? So, i-try nga natin. Check natin kung connected ba tayo sa Subindo. So, yun nga, connected tayo sa Subindo. 10.0.0.1. So, ayun. Gumagana nga siya, guys. Yun nga lang, yung device is registered or locked. So, dito sa guide na nilagay, dapat ganito siya, oh. Device unregistered or open. So, paano ba siya i-open? Need lang natin siyang i-reset device. Tingnan natin kung mayroong option ng reset device. So, ayun. So, mayroon, oh. Reset device. Okay. Ayun. Okay, so, try nating i-open itong Toggle Advanced Settings. Yung server IP natin is dapat kung ano yung IP ng ating main window. Alam naman natin yung IP ng main window natin is 10.0.0.1, yung default. Depende na lang kung binago nyo, guys. Itong coin in, huwag nyo na lang itong galawin. Kung baseboard ni FOGR mismo yung gamit nyo, by default, okay na po siya. And then dito na lang sa SSID. Ilagay natin dyan kung ano yung SSID ng ating main. Pakitik note po. Tatlong SSID yung ginawa ko. FOGR B22, FOGR main, at saka yung FOGR 23. So, every subendo po na gagawin natin, dapat yung ilalagay natin dyan sa SSID is kung ano yung main. Okay? Hindi po yung kung ano yung bilan na SSID. Yung main mismo. So, in our case, ang main natin is FOGR main. And kung okay ka na dito, save lang natin. Again, guys, ha. Sana hindi kayo malito or makuha nyo ito. Every bindo dapat yung SSID na ilalagay is yung SSID na directly connected sa main bindo. Save natin yung settings natin. Are you sure? Yes, sure. Then, success. Restart to resume normal operation. So, ayun. I-reboot natin to para mawala na yung config status niya. Okay, pindutin lang natin to. Oops. Yun, so magre-restart siya ngayon. Tapos, babalik na siya sa normal operation, which is panaka-naka lang yung blink niya. Wala. Then, ilang mga seconds, iilaw ulit. Yun yung normal operation ng board na to. Then, after nyan, guys, pwede na natin siyang i-bind sa ating main bindo. So, tara! Okay, so tapos na tayo dito sa step 1 at saka step 2. Hopefully, nakuha nyo po yun, guys. Ngayon, punta naman tayo dito sa step 3. Yun nga lang, medyo kakaiba po yung approach natin compared dito sa guide. Kasi sa guide, gumamit sila dito ng managed switch. Tayo is gumamit tayo ng 5B5 bilan. So yun nga, since hindi ganitong setup yung ginawa natin, so proceed na tayo dito sa actual binding na. Dito sa part na to. By the way, papasilip ko lang pala muna sa inyo yung ginawa natin sa ating 5B5. Okay, so i-open natin yung ating 5B5. If ever gagawin yung full reference tong video natin,
Papakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga pinaglalagay natin sa 5B5. Punta tayo sa advanced. Then, yun nga. Dito sa Wi-Fi, gumawa lang tayo ng tatlong SSID. Main, B22, B23. And then, dito naman sa LAN, LAN setup natin. Dito sa LAN 1, naka-upstream ports po ito. Dito natin sinaksak yung ating main window galing sa Orange Pi. Then, ito, yun nga. Pwede mo itong i-bind sa bilan 22, bilan 23. If kunwari gusto mo siyang i-deploy ng medyo malayo, through fiber or MediaCon, dito mo isaksak yung kabilang side ng MediaCon para umabot dun kung saan mo man siya i-deploy. Then itong LAN 4 is nandito yung ating internet source. Yun lang guys. Then sa one side naman, bridge mode lang siya. Declare mo lang yung mga bilan. 21, then check mo lang dito yung binding. Kung ano yung mga ibabind mo. Same, 22, 23. Okay? So, ganyan lang kasimple. So, ngayon, yun nga. Ibabind na natin siya sa main window. Ang gagawin lang natin is mag-connect lang tayo dito sa FOGR main. Okay? So, nag-redirect siya. Open natin admin. So, nandito na tayo sa admin panel. Then, yun nga. Punta na tayo sa sub-window. Balik tayo dito. Sub-window tayo, guys. Ayan, then add sub-window. Pwede din pala gamitin yung USB to LAN na interface kung gusto nyo dun patagusin yung mga bilan natin. Silipin pala muna natin dito sa system din bilan. Ayun guys, so dito ako nagtataka eh. Bakit tatagos yung bilan 22-23? Iwala tayong option dito para mag-add ng mga bilan na ganun. Isa lang, yung default bilan lang yung active dito sa main system. Subukan natin. So, window, add tayo. Then, pangalanan natin, example, FOGR, so window 1. Then, bilan is 22 yung ID na ginawa natin. Then, dito, you know, sa select device, makikita na natin yung ating isang sub-window. Then, save lang. Ayun, so offline pa siya. Anong gagawin natin? Basahin natin dito. Add sub-window, then tap add sub-window. Put the name of the sub-window. Okay, bilan ID. Then save. Make sure, yun nga, naka-open siya. Then save. Tapos, wait a few seconds till the status goes active. Ah, okay, so antayin lang pala. Balikan natin. Ayun, so active na nga siya, bilan 22. Balikan natin sa bilan kung meron bang something nangyari sa bilan. Wala eh, walang na-add. Pero paano nangyari nag-active siya? Pambihira. Okay, so i-add natin yung isa. Same process pa rin yung gagawin natin para sa isang sub-window natin. Hindi ko na siguro ipapakita pa sa inyo kung paano from the top. So mag-add tayo sa 23 naman. So tingnan natin kung merong available. So yun, may available ulit na naka-open. Okay, so i-select lang natin yun. So ito yung isa sa baba, CDD. So ito naman yung isa, yung bago. So FOGR, so bendo 2 lang to. Then bilan 23. Save. Tingnan nga natin kung mag-online to. So antayin natin, kanina hindi natin nakita kung ilang seconds yung nag-active. So antayin natin to guys. Kung ayun, so nag-active na. Siguro mga nasa 5 seconds din. 5 to 7 something. So after binding, ganyan na po yung itsura ng ating mga subendo. Ganyan na po yung ilaw niya. Normal operation. Okay? So tingnan ulit natin dito sa ating mga subendo. Ayun, so active pa rin yung dalawa. Yung 1 at saka 2. Okay, so dito tayo mag-detest guys. Subukan muna natin mag-connect sa main. Tingnan natin kung magre-redirect. Ayun. So nag-redirect nga siya. Okay, then close natin. Dito naman tayo sa example bilan 23. Itong FOGR 23. Connect. Okay, tingnan natin. Ay, nag-redirect pa rin. Aba, paano kaya yun? Oh? Okay, so i-close natin ulit to. Close natin, close. Yan. Then doon naman tayo sa bilan 22. Ito, FOGR 22. Yan. Aba, nag-redirect pa rin, guys. Try natin maghulog.
mayroon tayo ditong 5 pesos. So ito, bilan 23 to guys. Bilan 22. Then ito, main. So may dalawa lang kasi tayong coin slot eh. Sa main lang at saka itong sa 23. Sa main muna tayo maghulog. Main. Connect tayo. Ayun. I-mute lang muna natin to. Baka maingay kasi. Yan. By internet access tayo. Ayan. Main window yung lumabas. Hulog tayo dito. 5 pesos. Ayun. Tingnan natin kung may mangyayari ba. Ayun. So, credit 5. 1 hour. Yun, internet success daw. Yun. Ah, okay. Mayroon tayo itong 59 minutes. Tingnan natin kung mayroong internet na lalabas. Yun, so mayroon naman. Ayun o, mayroon na siyang internet nga. Refresh natin. Yan. So mayroong internet. Try natin mag-open ng YouTube. Ayun. So, meron nga siyang internet, guys. Sa main po yun, ah. What if mag-try tayo naman sa 23? Yun pa, isang tanong ko is, automatic ba yung oras? Lilipat ba? Okay, so 23 tayo. 23. Aba, connected? Automatic? Hindi na siya nag-refresh? Connected siya automatic? Aba, okay, oh. Walang iyo naman yun. Oh, refresh natin itong ating ganyan. Ayun, so 58 minutes pa rin. Pero, sa 23 na tayo connected. Sa 22 kaya? 22, 22. 22. Okay, 22. Yun, automatic din siya connected. Ba hindi ito maganda, guys? So, try natin maghulog sa isang coin slot natin. Yung nga, sa 23. Connect tayo ulit balik dito. Tingnan natin kung makakapag insert coin ba tayo dito. Baka naman hindi tayo makapag insert coin. Yan, refresh natin to. Refresh. Yan o, refresh. Okay, so meron tayong 57. So by internet tayo, guys. By internet. Yan o, bindot to ang nakalagay kanina main. Malakad yun. Auto-select din pala siya. Okay. Hulog tayo dito. Yan. Tingnan natin sa baba. Ayun, may 5. Aba. Aba, nga no. Aba, pwede nga. Guys, naging 2 hours na yung ating time. Punta nga tayo dito, guys, sa active user. Yan. So, meron nga, isa lang. Remaining 1 hour and 55 minutes. So, tama naman. Gusto kong makita yung sales per subindo, lalabas kaya yun dito. Total token, combined total token, all bindo. Ah, okay ito. Example, sa main. Yan, sa main. Okay, so may option pala. Main. 5. Okay. Then, example, dito tayo sa 23 naghulog . Dapat nandin yung isang 5. Oh, Jesus Christ! Napapalabas nga rin niya yung sales. Per subendo. Galing naman ng pagkakaset up na yan. So, lumusot siya, guys, sa 5v5. Okay? Diba, smooth lang yung transition between mga bilans. Super smooth. At dito sa main system niya, siparet din yung sales per bindo. So good news po ito sa mga ka-team guwapo natin dyan. Pwede niyo po itong itry. Itong bagong features na ito ni FOGR. So siguro guys, hanggang dito na lang yung video natin. Again, lahat po ng necessary files, pati Facebook account ng master guwapo natin, Sir James Rian, nandyan po sa ating description. Maraming salamat po sa panunood. Kita-kits sa ating susunod na video.